Pilipino hindi raw pahuhuli sa mga uso. Pero ano-ano nga ba ang mga kinahumalingan natin ngayong taon? Live mula sa Quezon City, si Cedric Castillo, may paandar. Okay, Jessica, kung maaalala mo itong app na ito, ano? Itong game na ito, na nung time na pwede siyang i-download, eh napakabilis i-download. Pero mas mabilis i-delete. Marami halos mabaliw-baliw dito sa game na ito, ano? Pero kung ngayon siguro kung maglalaro ka, baka masabihan ka na, yak, Flappy Birds pa rin hanggang sa ngayon, ano? Para sa ating pandar ngayong gabi, yung mga fad at yung mga uso ngayong 2014 at kung bakit yung mga nagsusupply daw nito ang siyang gumagawa ng demand. Naaalala nyo pa ba ang mga kantang nagmistulang pambansang ringtone? Yung Call Me Maybe ni ano, si Ray Jepsen. Gaano kauso yun yung time na yun? Ano, naririnig mo siya sa lahat ng jeep. Nobody but you. Ano yun? Yung... Ay, pambira, pag narinig mo yun, kahit nasan ka, napapa-inda ka nun. Eh, noong dati, na cool kapag naka... Skinny pants. If you go in a jeep, parang ganyan. Pero half of the people, or at least the men, are wearing skinny pants. Pestry. Yung mga, tatanong ko mga friends, parang meron sila. Alala mo ba Tamagotchi? Ah, yeah, I remember that. I think I was obsessed with the Game Boy, though. Fast forward to 2014. Ano na nga kayang nangyari sa mga nakahiligan, inabangan, pinagkaipun-ipunan? Naka-standby sa bahay. Natambak na? Nakatambak. Okay, pag nag-skinny pants ka ngayon? You'll get the look. Kasi hindi na siya ganun kausot. Kung ngayon mo lang nalaman yung kantang yon, this year lang, anong tawag sa'yo? Jologs? Hipster? Kasimbilis ng takbo ng oras, nakikipagsabayan daw ang pabago-bagong target ng atensyon ng tao. Oo nga't hindi na bago ang konseptong uso ngayon, laos na bukas. Sa trend daw ng kasalukuyang panahon, milagro na kung ang isang craze aabutin pa ang next year. Ang fad naglalast na lang siya from 1 week to 3 months. No? So ganun kabilis yung turnover ng ano ng uso. Yung mga trends, ano yan, may ang nagtutulak niyan, kung magiging ang uso yan o hindi, ay yung mismo mga, sabihin natin, mga negosyante or mga kapitalista, yung mga may-ari ng mga corporations. No? So they invent and reinvent products. Kung mga pumatok din lang ang pag-uusapan, gumawa ng sariling marka ang 2014 sa listahang inilabas ng Yahoo. Ilan lang sa mga naging obsession ng Pinoy ngayong taon, ang mga selfie pad o selfie stick, ang Loom Bands, ang halos makasira ulong app na Flappy Birds, at syempre, ang cartoon character na ito. Pero heto ang tanong, sa paparating ng bagong taon, magpapakahibang pa rin kaya ang marami sa kakatirintas ng iba't ibang kulay na lastiko, magpipipindot para mag-flap ang bird, at bibirit ng let it go? Uso pa ba siya? Eh wala na yan, wala na yan, sure. Hindi na. Bakit? May bago na lalabas eh. Ayon sa pop culture expert na nakausap namin, kumbaga sa economics, hindi swak sa usaping ito ang law of supply and demand. Dahil kung tutuusin, karamihan daw sa mga fad o nauuso, hindi naman talaga kailangan na madla noong wala pa ang mga ito sa sirkulasyon. Magkikreate siya ng sasabihin nating illusion na merong demand. Wala namang nagiging uso na hindi nanggagaling talaga dun sa mga nagbebenta ng produkto. No? So magmumukha lang siyang naging uso o nagtrend yan. Kung aggressive at effective yung kanilang marketing strategy. No? Jessica, wala naman daw mali kung makikiuso, kaya kung magtatalong ka doon sa bandwagon. Ano? Pero wala rin naman daw masama kung magiging practical at yung oras, yung lakas at yung budget ay ilalaan sa mas makabuluhang mga bagay, Jessica. So next year kaya, trending pa rin kaya ang tawag natin sa mga uso, Cedric? Oh. Tawa, Jessica, yung term na yan, parang mukhang lately rin lang lumabas. Ano? Hindi natin malaman kasi mabilis talaga yung mga nangyayari. Ano? May mga term, mga terminologies, may mga uso na wala na ngayon. Ano? Gaya nga nabanggit nung ating resource person, dati inaabot yan ng mga 6 months o kaya mga 1 year. Pero ngayon, 1 week, 2 weeks, 3 months, wala na yung mga uso, Jessica. Yung hashtag, di ba? Mayat-maya sinasabi, hashtag. Next year kaya meron pang ganon. Malalaman natin, Jessica. Next year na ulit tayo mag-usap. Maraming salamat sa iyo, Cedric Castillo, at sa iyong paandar.